Good evening mga karepag. So yun, nasa loud na ulit tayo at late na tayo nakapag-intro dahil medyo may kalakasan yung alon. And then syempre for the safety na lang din tayo. So ang content natin ngayon is about sa slope mga karepag. So explain natin mamaya yung kung gaano ka-importante yung magkaroon ng slope para sa isang palakayan ng tulad nitong Basnigan. Then kung ano talaga purpose nun. So sana mamaya makaano tayo, kasimbada ng maganda kasi medyo kumalma naman at eto may nagkakaskas dito, tsaga-tsagas dito. Okay, si Dodong Garinger Skirit, yan, taga Puro 4 yan. At September pala ngayon, 11 ang araw ng Saturday, okay, Sabado. So almost 7 PM na mga karepak. So mamaya ang area nito is mga 12 or 1. So siguro dun tayo makakapag-video ng about sa slope. So kung gaano nga ba talaga ka-importante yun para sa isang basting, kasi basta explain natin mamaya, okay? Itingin muna tayo ng mga tsaga-tsaga dito.
habang nag-i-stop. Pahinga, pahinga. Habang dito naman. Ayan. Tito, wala lang imik-imik si Tito, ah. Galonggong yung simbada natin dito. Tapos sa Matambaka, nanunubad kanina kaso may lampas at ay nawala bigla yung ano natin, kaskasin. Wala lang yung lampas at yan. Balik yung kaskasin natin dyan mamaya. Tabay lang tayo ng konti hanggang sa isa na lang matira dyan. Pinaka main slope na. Doon na, doon na yung pinaka moment ng daraw. Actually, malakas pa yan ngayon eh. So, sana mamaya mayroon tayong magandang simbada. Sana po, bigyan nyo kami sa magandang simbada. Yan. Habang yung iba, meeting kaya, pinatay na ulit. Dim light, tapos yung pinaka main slope. Ayan eh, kakabit na ni pilot. Pinaka ano, parang tambucho ng slope. Para mas pino yung ano, pumailalim na yung sinag ng ilaw. Yun, lupada. Nasa kaliwa yung slope natin. Yung tinakpan dito, wala na yung ilaw. Pero meron yan, may papakita ko sa inyo, lalapit tayo. Antayin natin mawala itong isa pang pinaka ano, dim light sa gilid. Ay, isa pong mahirapan. Ayan, ayan ang ginagawa ng mga tropa natin dyan. Oh. Mititig sa ilalim, tinitingnan kung anong daraw. Siyempre pagbagoan ka, hindi mo makita kayo basta-basta kung galonggong ba yan, Matambaka, o may halong pusit. So, sa panahon ngayon, sana may pusit pa kahit halo. Ayun, pinatay na ulit yung dim light sa gilid. So ang natira na lang is yung pinaka-slope, kaliwa kanan. Kung nakikita nyo dyan, susutan pa ni pilot ng isang parang tambucho na kung saan mas pinaka pinong pino yung ano pumailalim na ilaw. Yun ang yun, ayun na nilagyan na ni pilot, ayun, dumilim na. So I think kung kaliwa kanan ang pinaka main nito or isa lang, depende na yun kay pilot kung makita niyang kung saan yung mas maganda yung daraw, kung kaliwa o kanan, at kung pumapasaan yung sulog. Ayan. Ayan na ang pinaka main stop natin, mga karepax. Medyo lapit na tayo kasi madilim. Pakita ko sa inyo. Thank you.
nakita yung naganap na tatlong area, tatlong simbahan natin. So dahil kulang tayo sa manpower ngayon. So halos sa 14 o pagkisig tao yung piloto. Kasama na yung doon, yung piloto tsaka sigut na piloto, mga ka-repak. So kulang-kulang talaga tayo ng tao, kaya napakita ko na lang is yung pag-slop natin. So yun din naman yung pinaka main topic natin ngayon, mga ka-repak. Kung saan ito yung pinaka sekreto ng palakayang ito, tulad ng palakayan ng Basnik. So ayan, yan yung pinaka importante, mga ka-repak, yung pag-slop. So hindi yan basta-basta lang tayo mag-aariya o magsisindi ng ilaw tapos biglang papatay ng ilaw. So may mga step by step yung mga ka-repak. Una-una nga dyan yung mga siyempre apat na super light tayo dyan, tapos may mga deep light tayo sa gilid, and then yung pinaka stop ng kaliwa kanan, yung pinaka yung malapit na yun sa tubig, yung mga tatlong isang tipa pa lang, ganun yung diba mataas na yun, mga tatlong dangkal na lang pa lang sa tubig. So ayan nga mga ka-repak, nakita naman natin na unang pinapatay dyan yung paunti-unti kapag naihulog na yung lambat is yung super light. So isa-isa papatayin niya, mga ka-repak. So ang nangyari kasi doon, namumrowa nung muna, nakangaliwa, pangatlo namumrowa. So i-discuss natin later on yan kasi mahaba. So ayun lang muna, yung sikreto lang na pag-i-stop, mga ka-repak. Una papatayin pa isa-isa yung mga super light, and then dim light. Okay, dim light una sa likod. Ito sa likod na to. Isa. Ayun, mga super light na nakabit dyan. Tapos ito, pag napatay ng mga super light, ito na, tsaka yun, dito, kapilaan yan. Pagkatapos yung nasa harapan naman, tapos yung natitira yung hanggang sa pinaka-gitna na lang ng bangka. Hanggang sa matira, mga ka-repak, is yung pinaka-stop na, yung pinakita ko sa inyo kagabi. Okay, so yun ang pinaka-importante, mga ka-repak. Doon na magkakaroon ng ang magandang daraw sa pinakatapat ng bangka. Kasi kapag malawak pa yung super light, so kung hanggang saan naaninag yung ilaw, hanggang doon kalawak yung nilalangoy ng mga stars. So siyempre papatayin yung pa isa-isa hanggang sa maging isa na lang yung pinaka-target ng ilaw. So doon na lang sila mag-stay, paikot-ikot na lang sila doon. Ganun lang yung mga ka-repak. So ang haba na lang sinabi ko. So sana naintindihan nyo, tulad ng baka nasa ibang lugar dyan yung mga nagbabasting, nagpapalakaya. So hindi ako professional, so agis lang yun sa pagmamasid-masid. So yun, pagsama-sama ko dito sa experience na yung mga ka-repak. Pero hindi ko sinasabing yun talaga yung pinaka kasi may mga tendency kasing nag-aariya kami na wala kami super light, dim light lang. So yun, later on sana makapag-vlog tayo ng tungkol dun, mga ka-repak. So sana wala akong nakalimutan sa mga explanation ko, at sana nag-enjoy kayo. Yun lang, mga ka-repak, kung nagustuhan mo itong video na to, please like and subscribe. Don't forget to mention bell para lagi ka updated sa aking mga vlog or hindi kayo itong videos. Peace out! Lalaki na nga doon. Lalakas kasi na hanging abaga kaya yung alo natin, lalaki.